So nice to be back again. And again and again. Okay, maraming salamat po sa pag-imbita muli. Alam nyo, this is my first time in the last 2 years of pandemic na nag-face-to-face talk ako. Malakas sa akin si Pastor Julius eh. So, I never accepted any invitation before. Hindi, panahon na naman kasi level 1 na tayo, no? So, okay lang. Okay, nice to be back again and nice to see you. And I hope we will have some blessed time together. And I pray, pwede bang panalangin ko muna yung church ninyo? Lord, I pray in Jesus' name that this church would expand not only in physical sense, Lord, I pray. And I decree in Jesus' name, this would be a center of excellence and discipleship. This would be a center, Panginoon, of love. This would be a center of family-oriented ministry. This will be, Panginoon, a center of blessedness, Lord. Whenever people would enter this place, they would be blessed, not only spiritually, but also emotionally, socially, and more so, Panginoon, sa lahat ng mga pupunta rito, Panginoon, makakakilala sila sa iyo at mapagpapala mo sila so that your love would be shared with others, Panginoon. And I pray na lahat na narito, Panginoon, pagpalain mo at maging bahagi sila, Panginoon, ng paglaki at pag-expand ng ministeryo na ito. Thank you, Jesus. This we pray in your name. And everybody said, amen and amen. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay nagpapatuloy sa inyong series. At nakita ko ang mga topics na diniscuss na ng inyong pastor, pati yung mga youth forums ninyo. Natutuwa ako kay Pastor Rashina. Nandito, no? Talagang ang galing niya sumagot. Mayroon talagang mga pastorat na talagang alam niyo na. Talagang hugot na hugot ang mga sagotan, di ba? Pero ano pa man ho ang ating kondisyon, kasama natin ang Panginoon. Amen? Okay. So this time, I would like to share about a topic na maaaring yung iba, no? Hindi makaka-relate kasi maaaring hindi nyo pa naranasan. Pero in one way or another, you would experience this in your life and you would encounter people na dumadanas dito. Okay? Tignan natin yung title natin. Where do broken hearts go? Nakangiti lang po ako, pero ang gusto ko pong sabihin, this would be a blessed topic for all of you kasi in our ministry, marami po talagang nasasaktan. Sino po sa inyo nasaktan? Yung talagang nahirapang makamove on. Pwede ho bang walang aamin? Wala. Pero alam nyo, pag hindi umaamin, hindi gagaling. Yan ang first rule. Kapag hindi umaming may sakit, hindi gagaling. Alam nyo, nagkaroon ako ng pagkakataon mag-assess sa aking ministry. At isa sa mga pinatunayan sa akin ng Panginoon, sabi niya, in my heart, in my spirit, Ronald, you cannot go on in a ministry with a broken heart that is not healed by me, sabi ni Lord. Kaya as we are being blessed by the Lord, sana maging pagpapala tayo maging sa mga dumadaan sa pagsubok. Okay? Let's pray muna. Lord, we thank you for everything. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang tagapagpagaling ng aming puso. At sa lahat ng mga makikinig at maaabot ng video na ito, preaching, Lord, pagpalain mo sila at maging agent sila, Panginoon, ng healing sa iba't ibang aspeto ng buhay namin. Thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. So let's read our text. This is the story of David. So 2 Samuel chapter 12, 15 to 25. Mahaba-haba po ito, pero this would give us an idea kung paano ba tayo gumaling mula sa ating mga emotional hurts and pains. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with God for the child. He fasted and went into his house and spent the nights lying on the ground. The elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. On the seventh day, the child died. David's servants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought, while the child was still living, we spoke to David, but he would not listen to us. How can we tell him the child is dead? He may do something desperate. David noticed that his servants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead.
Then David got up from the ground after he had washed, put on the lotions, and changed his clothes. He went into his house of the Lord and, sabi niya dito, worship. Then he went to his own house and his request, they served him food and he ate. His servants asked him, "Why are you acting this way? While the child was alive, you fasted and wept, but now that the child is dead, you get up and eat." He answered, "While the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows? The Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me." Then David comforted his wife Bathsheba, and he went to her and lay with her. She gave birth to a son, and they named him Solomon. The Lord loved him, and because the Lord loved him, he sent word through Nathan, the prophet, to name him Jedidiah. So the context of this story po ay nagkaroon ng pagkakasala si David, no, nung pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. You know the story, no? Si Uriah, and then nagkaroon ng anak si David kay Bathsheba. At tanda ng kanyang kasalanan ay mamamatay ang anak niya kay Bathsheba. It was foretold and prophesied by Prophet Nathan. At makikita niyo kung paano nag-respond si David. He fasted, he prayed. Maaaring sinasabi yung sarili niya, "Lord, alam ko nakagawa ko ng kasalanan, pero sana naman, baka naman, kung sakasakali, huwag niyo nang idama yung aking anak." Pero still, namatay yung anak ni David kay Bathsheba. So this time, I want to share with you sa lahat ng dumadaan sa pagsubok, lalo na emotional pain, na merong mga susi para makarecover kayo. Okay, naniniwala ba kayo lahat ng dumadaan sa pagsubok dito, mga iniwan, mga nasaktan, yung mga nagmo-move on kahit hindi sila, may paraan para makarecover kayo dyan. Okay? Tandaan natin ito, our strongest emotional expressions are tied to our closest relationships. Bakit mahirap makamove on ng mga tao? Well, di natin kailangan may biblical nga daw, no? Let's be practical lang. Mainly because you are so tied emotionally sa tao na yun. Mahirap makamove on, for instance, 10 taon kayong magjowa. Sa isang iglap, nagkahiwalay kayo. Marami kayong pinagsamahan, marami kayong pinagsaluhan, marami kayong pinag-usapan, nagkagastusan kayo, nag-share ng bank accounts, nag-business, marami. Kaya huwag niyong masyadong mamadaliin ang pag-move on ng mga nasaktan. Kasi iba-iba tayo ng pace, iba-iba tayo ng bilis kung kailan tayo makaka-recover. But I would give you 5 principles so that you can fully recover. Number 1, grieve. Ito yung nilalampasan ng marami minsan. Sabi dito, David pleaded with God for the child. He laid on the ground, nagtira pa siya, and he grieved. Alam nyo ang grieving, bahagi ito ng ating pag-move on, mainly because you need to process what happened to your life emotionally and intellectually. May mga tao nilalampasan nito, sinasabi, "Ay, hindi naman ako nasaktan." Then tatawa-tawa sa church, kumakatampa, "Ang buhay Kristiyano ay hindi masaya ako." Alam nyo mga kapatid, you cannot lie to yourself. If you're sad, you're sad. And I would like you to notice this. Kapag lalo nyo siyang sinosuppress, lalo siyang bumibigat. You need to externalize, ilabas nyo yan. Kung kailangan yung, di ba meron yata dun sa Pampanga ba yun, ng babato ng ng mga TV set, para lang mailabas. Alam nyo, as a counselor, of course, without the violence element, no, you need to express it. You need to externalize it. At tandaan nyo, God is greater than our feelings. May isang interview ang isang senador, isang Christian senator, si Pastor Joel Villanueva. Nakita ko yung interview niya. Nung naman tayo yung kanyang nanay, pati yung kanyang kapatid, no, si Johnny, pati si Sister Dory, nasabi niya, "Yung mga hindi ko dapat masabi bilang Kristiyano, para nasabi ko." Well, I know it. He was just being honest to himself. Alam niyo, minsan, di ba, may mga punto ng buhay natin, yung parang hindi mo masabi, nasabi mo nung nag-grieve ka.
it's okay. It's okay. Naintindihan ka ni Lord. Pero ito lang ang babantayan mo. Huwag mong hayaan na yung grieving process mo, wala si Lord doon. What is grieving? Grieving basically is a normal response. No? Next. Pag nag-grieve kayo, dito yung panahon na kailangan ninyong pagdaanan what we call the necessary evil stage ng emotional recovery. Maraming mga tao, hindi nag-grieve, kaya sinupress nila, then after so many years, doon sila nag-act out. I know for a fact, no, isang artista, namatay yung kanyang boyfriend, umami naman siya sa interview, nagkaroon siya ng delayed grieving. Dahil sa delayed grieving, nag-act out siya, naging violente, at alam nyo na, yung may mga issue minsan na hindi natin maiwasan na nai-involve siya. Mga kapatid, do not delay your grieving. Grieve immediately. Katulad ni David, nagpatira pa siya. Hindi siya naghintay. Mag-grieve ba ako? Hindi, si Lord ang aking Diyos eh. And that's the reason why David was considered as a man after God's own heart. Alam niya kung paano siya mag-grieve sa harap ng Panginoon. At ito, one principle. We're taught how to acquire things, not what to do when we lose them. Di ba tinuturuan kayo kapag kayo ay gusto niyo isang bagay? O kunin mo to, mag-ipong ka, di ba? Pero tinuruan ba tayo kapag nawala ang isang bagay sa atin? And that's really the problem. And I want you to appreciate this message mainly because may mga hagi ng buhay natin na pwedeng mawala sa atin. At sana handa tayo doon. Okay? So you know this, yung Dabda, napanood niyo siguro to sa isang pelikula, no? Pinasikat ng isang pelikula, yung Hugot Camp ba yun? Tama ba yun? Dabda. You know, next, ito yung sabi nilang necessary stages of grieving. Well, just to give you an idea, this is written and presented by Elizabeth Culver Ross. Isa siyang hospital staff sa isang parang section ng ospital na maraming namamatay. And she noticed the following stages. Ang dumadaan sa emotional grieving ay pinagdadaanan itong mga emotion na ito. I just have a quick rundown on this, no? Pero I don't want to discuss this further. Para may idea lang kayo, sa lahat ng dumadaan sa emotional turmoil and pain, I want you to understand na hindi ito linear. May pagkakataon, minsan circular ito. Pero ang pinaka-goal is dumating ka dun sa last letter, that is acceptance. Let's start. When you say denial and isolation, sabi dito, next. Ito yung tipo na nangyari sa yung isang bagay, hindi ka makapaniwala. I remember the time na namatay ang aking ama, tinawagan ako ng kapatid ko, kuya, wala na si tatay, kasi during the time, may heart ailment na tatay ko. Parang nasa ulap ako, you know the term, the surreal, no? Yung parang hindi mo alam kung talaga ba. Tapos may konting denial na, hindi, buhay pa tatay ko. Pupunta ako niya, pagpe-pray ko, naniniwala ako that God can raise him from the dead. Eh, gano'n, no? Pero nung sinabi ng aking kapatid, wala na kuya, kasi yung dugo, sorry for the, ano, no, for the graphic illustration, meron ng dugong nawala sa tatay ko. Parang yung kama namin ay may dugo na. So sabi ko, that's it. So ang punto ito, magkakaroon kayo ng dalawang possible responses. Either mag-numb kayo o mag-hysterical kayo. So mapapansin nyo yan, meron what we call dissociative symptoms. Then next, pagkatapos ng denial, minsan magagalit kayo. Okay? Ang sabi dito, ano ang nagawa ko para mangyari sa akin ito? And this is the time na magkakaroon kayo ng sometimes victim mindset. Ba't mo ako iniwan? Kulang pa ba ako? Anong nagawa ko para saktan mo? May ganung mindset ang mga dumadaan sa anger stage eh. At magagalit sila hindi sa sarili nila minsan, kundi para sa iba. Alam nyo, may mga tao, kailangan pagdaanan nito kasi meron palang mga unsettled issues. At darating ka sa punto, may pagka-ano to, no? May pagka, I should say, parang erratic ang magiging emosyon, dadaan ka sa bargaining. Gagawin ko ang lahat para maayos lang tayo. Gagawin ko ang lahat para maayos lang ang relasyon nating dalawa. Pero ang punto ito, kapag gumagawa ka ng mga bagay-bagay para maayos ang relasyon, mapapagod ka minsan. Kaya may frustration. At ang punto, pag kayo na-frustrate at napagod, next would be yung depression. Kaya kung ang tao dumadaan sa depression, mayroon ng punto ng buhay niya napapagod na siya. So mas kailangan nila ng mga taong uunawa sa kanila. Sabi ko dito na yung surge of stress hormones, hindi na magkakatulog yan, hindi na makakain. At the same time, ayan pa, the spirit of heaviness nasa kanya. Pero ang goal natin ito, after na madaan ng lahat ng ito, we would come to the point that we would tell ourselves, that's it, acceptance.
Ito yung goal natin. Yung wala na talaga akong magagawa, tanggap ko na siya. At you cannot reach this point, de numero, kasi iba-iba tayo ng stage ng pagre-recover. Kaya mga kapatid, ang gusto kong sabihin lang dito, when you recover from grief, next, you're not really recovering to return to your original condition. When you say that you have moved on, you now create a new normal sa sarili ninyo. Kaya yung mga babalikan ninyo, wala na yon, tapos na yon. Yung buhay na nakasama nyo siya, wala na yon. Yung nagsusubuan kayo ng burger sa ano, sa Jollibee, wala na yon, tapos na yon. Alam nyo, isang paraan para makamove on kayo na mabilis at makarecover, tanggapin nyo na tapos na ang lahat. Pero hindi ko kayo mamadaliin doon kasi iba-iba tayo ng pagpoproseso kung paano tayo makakamove on. Okay? That's the first one. Grieve. The next is this. Release or receive and release forgiveness. Before this story, di ba kinonfront ni Prophet Nathan si David? Ang sabi ni David, 2 Samuel, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Bago siya nag-grieve, na-realize niya at nag-repent siya, Lord, I have sinned against you. Ano to niyan? If you would read the story of David, this is not the first time na ginawa niya ito. Kasi si Bathsheba, well, according to so many accounts and commentaries, was a victim of sexual harassment. Mainly because David was in power, right? At kaya niyang gawin lahat ng kaya niyang gawin sa mga babae sa kanyang kaharian. And during that time, katulad ng ginawa ni Solomon, yung anak niya, marami ng mga, I should say, kafling si David. And ito yung final blow sa kanya. Kasi ang naging expression ng Diyos ng galit talaga, kailangan tapusin na natin to, mamamatay ang anak mo. Mga kapatid, before you have the peace of God, you must be at peace with God. For you to move on at maayos ang emosyon mo, kailangan ayusin mo yung relasyon mo muna sa Panginoon. Merong mga tao kung bukonsulta sa mga psychologists, psychiatrists, DJ at kung sino-sino, they don't have the peace of God. Ang lumikha sa atin ang dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng kapayapaan. And I would tell you this, hanggat may kasalanan sa puso mo, paulit-ulit lang yan. I've counseled a lot of young people, mga singles, paulit-ulit lang. Sinabi ko sa kanila, tigil nyo na yan. Yung iyong pagja-jump from one relationship to another, please, tigil muna. Relationship fasting muna, ha? Para maproseso mo lang kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. And I tell you this, ito ha, huwag sana magalit yung mga dumaan dito, pero itong katotohanan. Sa lahat ng relasyon na pinasok mo, na nasisira, kung lahat sila nasisira, malamang ikaw ang issue. Kapag lahat ng relasyon mo may issue, baka ikaw ang issue. Ano yung kung bakit? Kasi ikaw ang common denominator sa lahat ng nasirang relasyon. Hindi kita sinisisi, baka meron kang mga hurts na kailangan mong iayos, no? At mga unfinished business. Pero ang punto, mga kapatid, magpaayos muna kayo sa Panginoon. Katulad ni David, Lord, I have sinned against you. Ayusin mo ako. Okay? At ito pa, sabi sa 1 John 1:8-10, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Hindi ka lang papatawarin, lilinisin ka pa. So pag sinabi mo, Lord, nagkasala na naman ako. Parang ito sinasabi ni Lord, ano yun anak? Hindi ko sinasabing may amnesia si Lord. Ang sinasabi ko lang, yung record mo, a clean slate na naman. Palapakan natin ang Panginoon doon. Okay? So as you receive forgiveness, now you're ready now to release forgiveness. You cannot give what you do not possess. Sa mga nagmo-move on, nasaktan sila, di ba? You must come to the point na kayo naman ang magbibigay ng pagpapatawad. Some forgiveness principles. Number one, it is not a feeling. Next. Hindi siya feeling. Forgiveness, it's not. Okay, next slide. Bakit? Kasi kung iniisip mo na ang forgiveness ay base sa emotion mo, I tell you, kapatid, mamamatay na yung papatawarin mo, hindi mo pa napapatawad eh. Hindi ko feel eh. Kala mo feel pag may aircon tapos may strobe lights o kaya may ano, parang may aroma yung mayroong mga ano, yung ma-diffuser. Kailangan maganda yung feeling mo, no? You cannot do it. Mainly because it is a changed will of the heart. Pakisabi nga natin, forgiveness is a will change of heart. Didesisyonan mo yan mga kapatid.
Okay? At sabi pa dito, forgiveness is also what? The reason for God to forgive you. Gusto mong maayos ang relasyon mo sa Panginoon, kailangan marunong ka magpatawad. Sabi nila, di ba, sa Matthew chapter 6, kung di mo kayang patawarin ng iyong kapwa, hindi kita kayang patawarin. O hindi kita patatawarin. Two verses or two quotes from Jesus na sinaseryoso ko. Ito yung isa, pangalawa yung, kung ako kinahihiya mo sa harap ng maraming tao, ikahihiya kita sa harap ng mga anghel at ng aking amang nasa langit. Alam nyo, pag naririnig ko kay Lord yun, parang ano siya, no? Lightning. Ayoko marinig mula sa Panginoon yun. Bakit? Kasi I want to please my Lord and my Savior. Kaya sana, ganun din tayo. Another principle. Gusto nyo mapatawad ang inyong ano, nakasakit sa inyo? Look past the sin of the wrongdoer. Ang mahirap sa atin minsan, hindi natin kayang patawarin yung kapwa natin, mainly because hindi natin nakita at narinig yung storya niya. For instance, ito yan ha. Sa aking sinulat na libro, yung papunta pa lang kami, pabalik na kayo, lagi ko sinasabi sa pages ng libro na yon, unawain nyo ang magulang ninyo, bakit? Kasi ang mga magulang nyo minsan, biktima rin. Bakit sila parang ang higpit-higpit sa inyo? Kasi may mga karanasan sila na ayaw nilang maulit sa inyo. Tama? So kung sila ay merong kasakitan, alam nyo ba, pag hindi sila gumaling, yung kasakitan na yon pwedeng mapasa sa inyo. Kaya, ang aking basic na payo sa mga anak, unawain ninyo ang inyong mga magulang. Lagi sinasabi ng mga anak, hindi nyo kami naiintindihan. Tama? Pero ang tanong, naiintindihan nyo ba ang mga magulang ninyo? So parang ganito, gusto nyo mapatawad ng mga nakasakit sa inyo? Know their story. Ba't ba ang laging galit ito? Alam nyo, pag ang tao laging galit, tandaan nyo to, anger is a secondary emotion. Pag galit ang isang tao, madalas yan may kasakitan sa loob. We call that in psychology, coping mechanism. Hindi natin sinasabi na justify natin pag galit ka, sinuntok ka, okay lang. No, hindi natin sinasabi yun. Sinasabi natin, you must look past the behavior of that person. And next, when you say forgiveness, magpapatawad ka, bakit? For your own benefit. I'll give an example. Uminom ako ngayon. Alika, kuya, alika. Lapit ka dito. Ano pangalan mo, kuya? Pogi, na kuya. Yan. Hawakan mo siya. Ganyan. Diyan ka lang, ha? Nahagip siya ng camera. Okay, diyan ka lang. Hawak mo lang ganyan. Okay, good. Diyan ka lang. Next slide. Tandaan nyo to. Soft things don't break. Never allow anger to harden your heart. Gusto nyo makamove on? Kailangan nyo magpatawad. Dahil ang nagdadala ng bigat, hindi yung kinasasaktan nyo ng kalooban. Yung naka-offend sa inyo. Sino? Sino? Yung nagagalit. Kuya, okay ka lang? Hanggang mamaya ka lang, 1 hour. Then, nakikigat yung point? Pag hinawakan ko to, parang gaan, right? Pero hawakan mo yan, kuya. Hanggang mamaya ka, kakayanin mo? Kaya. Kaya, sabi niya. Sige, good. Tuloy tayo. Hindi. Palapakan natin ng Panginoon. Nabuhay ni kuya. Kuya, pangalan mo? Joshua. Okay. Bigay mo yung, ano, yung pangalan mo tapos full address, ha? Kay Jello. Bibigyan kita ng love struck. Ha? Sige. Ganun tayo para masaya. O gusto nyo rin magbuhat? Dito kaya. Okay. Mga kapatid, tandaan nyo ha, if you want to move on emotionally at maayos kayo, makarecover, do not let anger ruin your heart. If you let go, next, you will grow. Kaya marami na sa ministry, hindi lumago-lago ministry nila kasi may mga issues sa emotion. And I don't want you to be victimized by this. Next principle, the last one, forgive yourself. May mga nasasaktan, hindi kayang patawarin ng sarili nila. To some extent, hindi nga nila mapatawad ang Diyos. Ba't mo ginawa to Lord? So, aside from forgiving themselves, they have to forgive God. Bagaman walang ginawang kasalanan sa kanila ang Diyos, pero they have to come to that point, matapatawad nila ang Diyos, maunawaan nila na hindi si Lord ang gumawa ng bagay na yun. Ang sabi nga ni C.S. Lewis, no, yung sumulat ng Narnia series, kapag tayo hindi natin kayang patawarin ng sarili natin, parang nagkakaroon tayo ng standard na mas higit, mas mataas sa Diyos. Kasi si Lord nga napatawad kayo, right? Ba't di nyo kayang patawarin ng sarili nyo?
Kaya ang punto, mga kapatid, kailan tayo makapagpatawad? We forgive, next, when we are ready to be healed. Alam niyo, ang nagpapatawad madalas ay yung na-realize niya, kailangan ko nang umalis sa kasakitan na ito. Unless you come to that point, mahihirapan kayo magpatawad. Forgive for your own benefit. One, grieve. Number two, receive and release forgiveness. Then next would be affirmations and self-care. Itong madalas nakakalimutan ng mga taong dumadaan sa emotional stress. Ano sabi diyan? Then David got up from the ground after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. Alam niyo, kahit kayo nagmo-move on, I really suggest na huwag niyong kalilimutan ang sarili ninyo. May mga tao, sobrang magmahal, nakalimutang mahalin ang sarili. Sino sa inyo yan? Yung sobra kayong magmahal. Kahit sa pamilya ninyo, ang sweldo ninyo, lagi sa pamilya. Walang natira, pamasahi lang. Walang masama magmahal sa pamilya, ha? Pero you have to take care of yourself also. Minsan, na-identify natin yung basic rule, the second greatest commandment. Di ba sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself. There's this sense of self-betrayal sa marami. Bakit? Simple lang. Kinakalimutan nila sarili nila. Alam nyo, hindi kalooban ni Lord na pabayaan nyo sarili nyo. At tandaan, it is okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Parang ano, pagtanggap ng Diyos sa atin bilang makasalanan, tinanggap niya tayo anuman ang kondisyon ng puso natin, pero hindi papayagan ng Diyos na manatili tayo naglulublob sa pagiging makasalanan. Tandaan niyo yan. Never put a period next where a comma belongs. Alam niyo, yung emotional issue ninyo, estado lang ng buhay niyo yan, ang isang episode lang yan. Next, that's why your hurts and pain should never define your life. Alam nyo, ito, nandito ang aking misis. Palapakan natin ng Panginoon sa maganda kong misis. When I ended my career sa academe, kasi may, yung aking kontrata ay hindi na-renew, I was so devastated. Ang totoo niyan, I was so devastated to the extent, parang ayoko na magpatuloy sa ministry. Si Pastor Ronald kasi, ang pangarap ko talaga, magkaroon ng PhD. Wow. Permanent head damage daw yun. Hindi, biro lang. Hindi, pangarap ko siya bakit? Kasi I want to stay in the academe at the same time sa ministry. Pero may ibang plano si Lord. That was 2013. And during that time, I was so depressed. Talagang depressed kasi talagang 1 week or 2 weeks. Nagtuturo ako during that time. Alam ko na hindi marirenew yung kontrata ko eh. Pero sabi ko, bahala na kasi kami pupunta. Kasi isa pa yon yung security namin financially. There's this period, nakaupo ako sa akin, tapat na akin laptop, sinabi sa akin ni Mrs., may magandang plano si Lord para sa'yo. Humagulgol na lang ako. Sinabi ko sa sarili ko, Lord, I don't want this period of my life to define me. And that time, after kong mawala sa academe, formally, I started the Love Struck Movement. And since then, kaya ako nasa harap ninyo, I'm talking to you, and I'm now being used by God, higit pa sa academe. Minsan may nakausap akong professor ko na naging bahagi ng aming community, fellowship sa OMF. Ang sabi niya sa akin, alam mo Ronald, kung hindi ka nawala sa academe, hindi ka makaka-reach ng maraming kabataan sa ngayon. And I've known my purpose through that. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, tandaan niyo to mga kapatid. You never let hurts and pains to define your life. So ito lang, quick tips lang. How do you parang take good care of yourself? We call this self-compassion. Number one. Next, yan. Take good care of yourself katulad ng pag-aalaga nyo sa isang baby. Nag-alaga na ba kayo ng baby? Pag pinapakain nyo ba, paano? Kumain ka na dyan, balak, kumuha ka sa kaldero. Ganun ba yun? Di ba? Sinusubuan ninyo. Ano? Ang cute-cute mo naman. Di ba? Ganun, di ba? Nagawa nyo na ba sa sarili nyo yun? Yung pamper na pampered kayo? Pag kailangan nyo ng spa pati ng massage, punta lang kayo. Of course, huwag nyo sa may mga extra service, ha? Yung mga lalaki. Ang punto ito, alagaan nyo sarili nyo. At ito pa, get rid of perfectionism. Hindi ka perfect. May kahinaan ka. Kaya kung nagkamali ka, okay lang yun. Bangon uli. Then ito, recover the lost aspects of your life. Di ba? Nagkaroon ka ng emotional stress.
nagmo-move on ka ngayon. Lahat ng nawala sa iyo before, balikan mo. Isang dahilan kung bakit na-devastated ang maraming kabataan kapag na-break sila ng partner nila, kasi iniiwan nila yung mga friends nila. Nagkaroon ng sariling republika, iniwan yung friends. Kaya kung sakaling hindi nyo nami-meet yung friends niyo, balikan nyo sila. Tapos may mga bagay kayo hindi nagagawa. At ito pa, have, next, exercise, sleep. Ilang oras kayo natutulog ngayon? Normal na matulog na mga hanggang 5 hours, no? Mga young pro. Nakakatulog pa kayo ng mga 8 hours? Papalakpakan ko kayo. Nakakatulog pa kayo, lalo sa mga young pro. Hirap din minsan, ha? At ito pa, eat healthy foods. Ang hirap sa atin, panay Jollibee tayo, no? Ay, tinamaan niya ata ako, ha? Okay. Kumakain pa ba kayo ng gulay? Oh, kain ng gulay, mga fiber. At ito pa, you know, ang ating katawan, next, meron mga pinuproduce ng mga chemicals. Although ito, papasadahan ko lang ito. For example, serotonin. Mood stabilizer yan, mga kapatid. And then, oxytocin, saan mo nakukuha yan? Yan, kapag ikaw ay umiibig. Okay? At ito, endorphin, kailan mo siya nakukuha? Kapag ikaw ay nag-exercise. Kaya mga kapatid, always do things that would make you feel good. Walang masama doon. It's not being selfish. At ito pa, how's your emotional boundaries? Next. May mga tao, may problema na, di ba? Yung meron ng iso sa emosyon, dikit pa ng dikit sa mga toxic people. Alam nyo, mahal natin sila. Pero kung nakakasama sila sa mental health ninyo, you know yourself better. Iwas-iwas mo na kayo. Sa social media, huwag nyo man unfriend. Unfollow nyo lang. Then i-block nyo na. Libero lang. Ang punto ito ha, kapag nakakasama sa mental health ninyo, please, tigilan nyo na. Okay? At ito pa, ang tanong ko lang sa inyo, do you want to languish or flourish? Gusto nyo ba maging mabunga o magmukmok sa inyong kama? Kasi para mangyari yan, next, you must have a lot of positive emotions. Okay? Lagi ko sinasabi ito, lalo sa lumadaan sa mental health issue, iwasan ninyo ang mga lugar, mga sitwasyon, mga bagay na nagbibigay na negative emotion sa inyo. Paramihin nyo yung positive emotion. Kung feel ninyong gumala-gala, gala kayo, gusto yung mag-gitara, mag-gitara kayo, have this positive emotion so that you can flourish. At bahagi niya next is this, that you have community or safe people. May mga friends pa ba kayo? Hindi lang friends. Yung talagang pag nagbukas kayo ng loob, talagang beshi. Sasabihin ng beshi. Minsan nag-uunahan lang yan, di ba? Kung sinong mauna, para may problema, talo ka pag naunahan ka. Pero ang punto ito, yung pwede mong ibukas yung damdamin mo, meron ba kayong ganito? We call them safe people. Ang sabi dito sa kwento, the elders of the household stood beside him. Naisip ko, kung wala siguro si David na mga ano, no? Na mga kasama na nag-aalaga sa kanya, palagay ko lalong madidepress ito. Alam nyo, ang mga friends natin, na totoo, boboldjakin kayo niyang totoo. Pag hindi nyo paka-close, mangingimi yan, magsabi ng negative about you. Tama? Pag-close nyo bang isang tao, nagsasabi na ng tapat sa inyo? Kasi concerned sila. Pero pag hindi pa masyadong close, yung sabihin ka, sir, meron kang ano, may tinga ka. Mahirapan sila magsabi sa'yo. Bakit? Kasi hindi pa nila kayo matansya. Tama ba? Pero pag close mo na, sorry for the term, no? If you farted before him or her, hindi matatakot siya at hindi mangangamba. Aasarin ka pa niyan. Ano kinain mo? Ilang itlog kinain mo? Di ba ganon? Bakit? Kasi close nga kayo. Tama? You need those kinds of friends. Sabi sa Ecclesiastes, let's read this. Yan. Two are better than one. Okay? Basahin ko na lang yung pula. But pity the man who fails and he has no one to help him up. Kailangan natin ng mga kaibigan, pag tayo nakadapa, tutulong sa atin para bumangon. Meron ba kayong ganong kaibigan? You need this kind of people. And ang church ay makakatulong sa inyo. James chapter 5, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, eto na, there is healing in confession. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be
healed. Yung may papagsabihan man lang kayo, may pinagdadaanan ako, kapatid. Ilang beses ko na niligawan to. Hindi ko pa nililagawan, busted na ako. Mga ganon. Nauunawaan kayo, tama? Pag may kasalanan kayo, bro, nagawa ako na naman eh. Pag meron kayo pinagsasabihan, nawawala yung bigat ng damdamin. Bakit? Alam nyo sa sarili ninyo, hindi ako nag-iisa sa laban na to. Amen? Kaya you need these kinds of people, mga kapatid. Sa positive psychology, next, may tinatawag tayong positivity resonance. Positive resonance. Bakit? Kasi ganito yan. Ba't kailangan nyo maunawaan ito? Kapag ang isang tao, maganda ang epekto sa inyo, umaayos ang buhay ninyo. Sa mga mag-asawa na lagi magkahiwalay physically, you can grow apart. Kasi ang mag-asawa dapat, you're meant to be united physically, emotionally, socially, spiritually, intellectually. Ang problema sa maraming mag-asawa, kahit nasa isang bahay sila, hindi nagsasama sa loob ng bahay. Laging trabaho, laging busy, hindi nagkakaroon ng interaction. When you have this kind of people, community which is safe, maayos ang buhay ninyo. If you were hurt, basahin natin, next. If you were hurt due to a bad relationship, you can be healed in the context of a good one. We call this corrective emotional experiences. Kung sa bahay, minaltrato ka, sa church, kapag nakaranas ka ng pag-ibig, lahat ng kasakitan mo sa bahay, pwedeng gumaling sa tulong ng Panginoon. And that's the reason, dapat tayo mga nasa church should be a healing community. Sa church, sinisigawan na. Pagdating sa church, yung discipler, sinisigawan din siya. Ano ka ba? Hindi ka nagba-Bible study. Alam nyo, ingat-ingat lang tayo. Alam mo bakit? Ako, naranasan ko to. Sa aming church, revolving door kasi ministry namin, lalo na ang aming mga target na communities ay urban poor. 90% ng kabataan na pumapasok sa church namin broken. And I know, minsan nagkakasala ako dito kasi may mga hang-ups din ako bilang pastor. Minsan, di ba, nasisigawan mo yung bata? Minsan na ano ka. Nare-realize ko, kung sa bahay nasisigawan na sila, kung sisigawan ko pa sila, ay wala na mangyayari. Wala nang pupuntahan niya mga yan. Ano mangyayari sa mga kabataan pag wala nang pupuntahan? Magkikita-kita yan. Mag-uusap sa Facebook chat o group. Pity party. Alam niyo, yung disciple ko, ganito oh. Sabi, wag daw kami mag-jowa, siya may jowa. Yung mga ganon. Mga kapatid, I hope you understand this principle kasi bahagi ng ating recovery is to have this kind of people. Next, may tinatawag tayong termino sa Latin, anamkara. Sabi nyo nga, anamkara. We call it the kindred spirit. Yung sinasabi ko kanina, meron ba kayo ka-anamkara? Yung talagang pag nagsabi kayo sa kanya, aba, kahit gaano bigat ng damdamin ninyo, gagaan. I hope you would pray for that person or persons na makasama ninyo. And meron tayong grieving, meron tayong receiving and releasing of forgiveness, affirmation and self-care, meron tayong community and safe people, and pinakahuli, in everything that we do. Gusto nyong gumaling? Next, embrace God's love and purpose. Nung si David, nagkaroon siya ng realization, di ba? Sabi dito, while David ay nalaman niya na patay na yung kanyang anak, ang sabi niya, when the child was still alive, I fasted and wept. Nung ako'y nasa estado na alam ko, patay yung anak ko, talagang kailangan ko manalangin. Punto nasa kasakitan yung anak ko. Nung nalaman ko patay na, I have to move on. One principle I would like to give you. We cannot change our bad experiences. We can only change their meaning. Hindi na natin kayang baguhin ang nangyari sa atin. Pero pwede natin baguhin kung paano natin titignan yung nangyari sa atin. And I hope you understand this, God never wastes a hurt. Ano man ang nangyari sa inyo mga kapatid, tatandaan nyo to. Kung anak kayo ng Diyos, kaya kayong isalba ng Diyos, kaya kayong iligtas ng Diyos, wala sa problema na yan. Hindi siya kailanman nagkukulang sa atin. Ang problema natin, hindi natin tinitignan ng Diyos kung paano tayo dapat tumingin sa Kanya. Hindi niya kailanman nahahangarin na masaktan tayo. At kung nasaktan man tayo, mga kapatid, tatandaan nyo to, kaya nating makarecover from it. When we change how we view the situation, how to find meaning, just some tips. Number one, tanungin nyo sarili nyo,
What meaning, if any, have you discovered through this experience? Ano sinasabi sa akin ng karanasan na ito? Number two, paano ako binago ng karanasan na ito? Tanungin niyo sarili niyo. Pangatlo, mga 2 years from now, sino ba magiging ako dahil sa karanasan na ito? And last one would be, what have I discovered about God through this experience? Paano ko mas lalong nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng karanasan na ito? Kapag na-realize ninyo na may purpose ang lahat, mapapayapa kayo. Pag na-realize ninyo na ang gumalaw, kahit kayo nasa yugto ng kalungkutan, nandun si Lord, marirealize ninyo, hindi kayo kailanman iniwan ng Diyos. At tandaan ninyo, sabi dito, when David realized this, he went into the house of the Lord and worshiped. Tandaan din, spiritual healing precedes emotional healing. Gusto nyo makarecover mga kapatid sa mga kasakitan, anumang hurts yan, spiritual, emotional, what have you. Kailangan maghilom muna ang mga puso, mga espiritu sa pamamagitan ng Panginoon. And in this moment, I would like to invite you, no, to many things. Next, isa-isayin natin ngayon. How can we recover? G, grieve. R, receive and release forgiveness. A, affirmations and self-care. C, community and save people. E, embrace God's love and purpose. Where should broken hearts go? In the gracious presence of God. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Walang kailanman na makakatulong sa inyo kundi ang grasya at pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ni St. Augustine, you have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Hindi dinisenyo ng Diyos ang puso natin para makontento sa pag-ibig ng tao. Si Lord lang ang dapat pumuno niyan higit sa kung sino paman. From grief to joy, from weeping to rejoicing, from mourning to dancing, from hurts to harvest, from scars to stars, from crying to caring, from ashes into beauty, from darkness to light. Palapakan natin ang Panginoon. At ang pinakahuli, basahin natin ito, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. God can heal you, you just have to give Him the broken pieces of your heart. Tayo po tayong lahat. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Ano man ang mangyari, Panginoon, hindi kami kailanman magkukulang. At ano man ang aming kasakitan, ano man ang aming mga nararamdaman, naniniwala kami, pag kami lumapit sa iyo, bubuuin mo kami, Panginoon. Let's sing that song. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Hallelujah. With you flowing from to know. Lord, I've come to know the weaknesses I see. Hallelujah. In me will be stripped away. The power of your love. Hallelujah. By the power of your love. Awitin natin. Let's come to the Lord. Lord, hold me close. Renew our minds. Lord, unveil
Let's make this as a prayer sa Panginoon. Over everything to you. Sing this with all your heart. Hold us close, Panginoon. We would always love you, Lord. We would always depend on you. We would always cling to you. Bring me near, Lord. Draw me to your side. We love you, Jesus. We rise up. Let's have a moment of silence with the Lord. Kausapin natin ang Panginoon ngayon. Ano man ang mga kabigatan, ano man ang mga pagkukulang, ano man lahat ng gusto niyo sabihin sa Panginoon, now is your time to talk to the Lord everything na nanggagaling sa puso at damdamin mo. Talk to the Lord right now. Just the keyboard. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face. Knowledge of your love. Do this as a prayer, mga kapatid. Lord, unveil our eyes. Lord, unveil our eyes. Let me see your face. Thank you, Jesus. To face the knowledge of your love. Ate, ate kamay, hold me close, Panginoon. Just the keyboard, please. Just the keyboard, please. Just the keyboard. Be close. Bless your God surround. Hallelujah. Bring me near. Lord, bring us near to you, Panginoon. Bring me near. Draw us to your
your side. Draw me to your side. As we wait. And as I wait. I rise up. Kapatid, taas na ating kamay, tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, nakita mo ang kondisyon ng puso ng bawat isa. Ano man, Panginoon, yung mga kasakitan, mga nararamdaman na hindi karapat-dapat at ayaw mo, Panginoon, manatili sa amin. Ibinibigay namin lahat sa iyo yun, Panginoon. Ikaw ang magbuhat. Sabi mo sa iyong salita that we would come to you if we are heavily laden, Lord, burdened, and you will give us rest. Lord, we cast all your cares unto you because you always care for us. Panginoon, anuman ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa, Lord, give us stronger spirits and stronger backs so that we can fully recover from this, and pagkatapos ng pagsubok na ito, we would tell people, Panginoon, that you have been with us. Hindi mo kami kailanman iniwan at hindi mo kailanman kami, Panginoon, pinabayaan. Sa patuloy namin paglilingkod sa iyo, Panginoon, may we never forget your gracious presence which consumes all of us. Mga kapatid, mayroon sabihin sa Panginoon, sabay-sabay tayo, Panginoong Jesus, ako'y nagpapakumbaba, anuman ang aking pagkukulang, anuman ang aking kasalanan, patawarin mo ako, Panginoon, linisin mo ako, Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, para sa kapurihan mo. At sa aking kagalingan, matutulungan ko ang iba. Makikilala ka ng iba. Bilang Diyos ng pag-ibig, ng kagalingan, at ng pag-asa. Ako na lang manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ito. Patuloy kayo ang magbigay ng kagalakan sa bawat isa. And I thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Sino po dito na-experience mo yung grace ni Lord? Pwede ba magsabi po ng amen? Praise God. Sige, malakas po na palakpak ng papuri para sa ating Diyos ng buhay. At sa mga viewers din po natin na nanonood po ngayon, kung nireceive mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, experience mo yung healing touch ni God. Can you just comment down, Jesus, malinaw sa'yo, you surrender your life to Him, at malinaw sa'yo siya yung nagahari sa puso mo. Masaya po kaming tulungan kayo na magpatuloy sa inyong spiritual journey. At sa lahat po na nakakapakinig ngayong araw po na ito, whether physical man or online man, kung na-experience natin yung love, yung healing, yung grace ni Lord ngayong araw na ito, pag-uwi mo sa bahay mo, pwede ba ipa-experience din natin sa kanila yung love na naranasan natin kay God? Pwede mong yakapin yung asawa mo, yakapin mo yung mga anak mo, or pwedeng yakapin mo rin yung mentor mo, or yung leader mo, or yung disciple mo. Ipa-experience mo sa kanya kung paano mo naranasan na ikaw mismo niyakap ka ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Despite our imperfection, minahal tayo ng Diyos para tayo din makapagmahal din tayo sa iba. Tayo rin umabot ng mga tao sa ating paligid. Amen? So before po tayo mag-end, I invite everyone to close their eyes and let's close this in prayer. Father, we praise you, God, and we glorify you. Salamat po, Panginoon, kasi inabot po kami ng biyaya mo, inabot po kami ng pag-ibig mo. Kaya ngayong oras na ito, malinaw po sa amin, we are loved and we are healed. That's why we are able, God, to share this love to other people. We are able to serve you, God, like never before. We are able, God, to make disciples. Kasi malinaw po sa amin, God, yung pag-ibig mo yung dahilan. Kaya kami mabubuhay. Kaya kami magpapatuloy, Panginoon. Kaya kami magsusumikap. Kaya kami magkakaroon ng dahilan para maging masaya, Panginoon. Papurihan ka, dakilain ka sa aming buhay. And Lord, salamat po, Panginoon,
kasi malinaw po sa amin. Yung ginamit mo po, Panginoon, si Pastor Ronald Bumisa to speak to us, God. Lord, salamat sa buhay niya na ginawa mong instrumento, Panginoon, sa buhay po namin na patuloy na lumawak ang aming kaisipan, Panginoon, sa ginagawa mo po sa aming buhay. Lord, patuloy mo po siyang i-bless ang kanyang family, even ang kanyang ministry, Panginoon, na patuloy niyang makita, God, na sinasamahan mo po siya sa kanyang journey na, Lord, lahat ng kahahawakan ng kanyang mga kamay, pupuntahan ng kanyang mga paa, Panginoon, makita niya yung favor mo na sumasama sa kanyang buhay, na patuloy siyang sumasagana. At Lord, kung paano mo siya ginamit para pagpalain kami, Lord, I pray God maranasan niya abundantly yung pagpapalang din yun sa kanyang buhay. Lord, salamat po sa lahat ng ito. Ang Amazing Hope, God, ay patuloy na masaya. Lord, ang aming puso, Panginoon, ay buong-buo at kontento sa'yo. Gamitin mo po kami sa generation na ito at sisimulan po namin sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, Lord, yung mga malalapit po sa amin, Panginoon, we will share the love na na-experience po namin mula sa'yo. And if you're comfortable right now, whether physical or online man, pwede mo itaas ang iyong mga kamay as we receive this benediction from the Lord. Pagpapalain po tayo ng Panginoon at tayo ay magiging pagpapala sa generation of na ito. People of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all this tremendous blessing, yes, in Jesus' name. And everybody said aloud, amen. Amen. God bless everyone. Thank you for joining.